Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Okay, bye-bye. Oh, Cebu.
Hayashi. 1:50. Hi, good morning. Time check. Today is August 2, 2022, and it's 4:49. So today is another travel to Cebu to check our work in Carbon, and hopefully there will be more actions to see outside. So guys, so stay with us as we continue to cover our project in Cebu to World Pusa Village. So for the moment, let's have our very exciting breakfast here at Mabuhay Lounge, Philippine Airlines. This is your final call. All aboard, please. Thank you. Hi guys, good morning. We are here at Mabuhay Lounge, Philippine Airlines. Time check, it's 5:13, so our flight is 6 a.m. We're bound to Cebu to continue our coverage for our work in Carbon, Pusa Village, and Mechanical Parking. We're expecting more action today, so see you in Cebu City later. Bye! Thank you. H100, ang driver namin ay si Donya. Ang gwapong-gwapo at suwabeng si Donya. So, yung bagahe namin nakakaruga na sa likod. At ngayon ay pupunta na kami sa project site para pupunta natin yung aning status namin. So, bye! See you! Bye! Kasama po natin ang aming driver na si Donya na napakasipag at talagang maasahan namin sa mga trabaho at sa mga especially mga province assignment katulad dito sa Cebu. Galing siya ng alam niyo po galing siya ng Samar and then Bacolod, now in Cebu. So yun, nagpapasalamat ako kay Donya kasi andun yung kanyang dedication tsaka commitment sa work at hindi po yan nagre-reklamo kahit miss na niya yung asawa niya, tinitiis niya na hindi makita. So tatapusin niya muna yung project bago siya umuwi. Siya po yung sumusundo malimit sa amin pagdating namin ng Cebu at siya din yung minsan naghahatid papunta ng airport. So siya yung nagsiservice ng mga stop dito at bumibili ng materials na mga kailangan para po magamit namin sa project. So napakalaking role po niya bilang isang driver ng aming service dito sa Cebu. Actually kaya rin po niya mag-drive ng truck. And ano to eh, versatile kahit saan. At ano din siya, nandun din yung kanyang pag-check ng mga sasakyan. Although itong sasakyan namin ngayon ay for check-up na rin. So yun, kaya po sa isang construction company, napaka-importante po ng mga drivers. Kasi yung transportation or yung service na pangailangan ay sila po yung nag-handle nun. Kaya po sa Rysel, inaalagaan po namin ng mga katulad ni Donya. Kailangan niya ni for keeps. Yan. At ibinibigay yung mga normal na kailangan benefits ng isang empleyado. So, yun. Nakilala niyo na po Donya. Say hello. Hello. Ayan. Ayan po si Donya. So, ayun. Guys, I hope na ayun, nadagdagan na yung character na pinakilala ko sa inyo dito sa aking vlog. So, yan po si Donya. So, see you.
you around later. Nasa site na kami. Pero magbe-breakfast muna kami. Okay? Bye! Guys, dito na kami ngayon sa The Original Conching Native Manok. Dito natin matitikman ang napakasarap na lechon native manok. At dahil dyan, from our travel from Manila to Cebu, so like siguro mga 1 hour from the airport, eh makakarating ka na rito sa Cebu, The Original Conching Native Manok. At ngayon, kailangan natin tikman yung kanilang napakasarap na lechon manok. At dahil sa gutom na gutom na kami from our travel, eh tikman natin. At tingnan din natin kung ano pa yung mga ino-offer nila na menu. So let's have our breakfast now. So let's go guys. Let's taste it now. Bye! Dumating na yung mga order namin na food. So, meron silang ensaladang talong, inihaw na pusit. At eto po ang napakasarap na lechon native manok. Titikman natin to ngayon. And I cannot wait to taste it. So, pwede bang tikman ko na? Wow. Sarap po. Crunchy. So, meron din silang ano, yung lechon kawale. Kakain muna kami guys kasi gutom na kami. So, eto na. Sasabihin namin sa inyo kung mas gaano pa to kasarap later. Titikman muna namin lahat, okay? Bye! A few moments later. Super sarap po ang native lechon manok. And yung kanilang inihaw na pusit at yung kanilang lechon kawali. At sold na sold po talaga kami. Yung mga kasama ko po, take 2 rice. Ako naubos ko yung 1 rice ko. At ano to, hanggang lunchtime na to. Guys! Kapag ka pupunta kayo ng Cebu, bisitahin nyo lang po ang The Original Conching's Native Chicken. And sigurado ako na swak na swak ito sa panlasa nyo. At swak na swak din sa budget natin. So, see you guys around. Andito na tayo ngayon sa Puso Village. Kung saan makikita natin na marami na kaming naito yung poste. So, nakakatuwa naman. Mabibigyan ko ng reward to mga team Rizal dito sa Cebu. Mamaya po, titingnan naman natin yung mechanical parking. So, later, we'll give you more detail on how we are doing our job in installing columns and beams here in Puso Village and mechanical parking. So, see you around. Andito na tayo guys sa mechanical parking at dito makikita natin na marami na kaming progress dito. Marami na kaming naitayong column, beams. Oh, kumusta na, foreman? Hi. Been a long time. So, natutuwa naman ako at ito na yung nagawa natin. So, iti-check ko pa how we can build. Ito po yung mga parts. Galing po ito ng China. Ito ay pre-engineered or pre-fabricated parts ng mechanical parking na kung saan ay save space para sa pagpapark. Kasi ang isa sa malaking problema dito sa carbon ay parking space. Sa dami ng sasakyan, hindi mo alam kung saan mo ipapark dahil talagang ano na, congested na yung location ng carbon. So ngayon, ang Cebu to World ay nagpo-provide ngayon ng 5-6 units of 4-level mechanical parking. So we are hoping na in a month ay matapos to at makapag-park po tayo dito and mabawasan na yung problema sa parking. And I hope my team would really able to accomplish or expedite our work until we finish it dun sa talagang time na kailangan na to. So, okay? Bye! Okay.
Ayo ka na, isa mo ate. Hindi naman tangtang. Okay, tangtang mo isa. Sabi ka. Sabi yan. Bagting lagi tau. Ini nanti di sali yon. Dapat lo kami yung mga dyan. Patok lo kami yung mga item dyan. Sila na magkuhan dyan. Ayan guys, tapos na kami ng meeting sa Cebu 2 World and Mega Wide for mechanical parking and Puso Village. And so far with our meeting, good shot naman ng Rizel kasi we're on track on the catch-up schedule that we submitted. And my team is confident that we can achieve the schedule that we have committed. So, and the good thing is that they included the mechanical installation to us, so we have an additional work. So yun, magandang news yun kasi nadagdagan yung scope of work namin. And now, we're going towards the site again to see the team and check with them kung may mga kailangan silang support from the from the office para mas makatulong kami para mapabilis pa yung kanilang ongoing na trabaho dito. So, yan lamang po sa ngayon at until mamaya ulit. Bye! Guys, nasa area tayo na mechanical parking. And as you can see, ito yung mga inerek namin. So, from the column to the beams to the braces, and also now we are also putting the hydraulic pipe that will be using during the operation of the parking system. So ito po ay galing ng China, and we are chosen to install this system. And this is one of the product of Rizel to install mechanical parking coming from China or coming from anywhere. So we can work on that. So makita niyo po na my team are working and doing their best para ma-comply namin yung requirement ng system nitong mechanical parking na ito. I'm happy to see that our foreman here. Foreman, nalika rito. So, namaya later, I will treat them kasi this is a good job and we are on schedule and we are hoping that we'll able to really get the appreciation of the client with our work. So, I hope other clients there that wants these services, we can share with you
we can be at service to you to do the same thing. If you are putting an mechanical parking or structural or elevated parking, we are one of those that you can call and give service to our company. So I hope that we can work also with you. Thank you. Laser. Laser? Andito tayo sa seaside ng Cebu. And ito, SM Seaside, dadaanan natin. Pupunta tayo ng condo para makapaglapag ng gamit at makapagpahinga ng konti. And then back to site again para sa continuation ng coverage ng activity ng RISEL. And also, today may schedule din kami ng dinner with the workers and the staff. So, ayan. Actually, alam nyo maganda yung SM Seaside ng Cebu. Kakaiba siya sa mga ibang branches ng SM sa Manila and sa other provinces. So, talaga medyo, kasi usually pag nakikita mo yung SM, parang typical design eh. Pero itong SM Seaside, meron siyang garden at the roof deck, meron siyang overviewing tower, and yung shape niya, unique. Kumbaga umaangkop dun sa location niya at dun sa name niya na SM Seaside. And a lot of people are coming to SM and enjoy the restaurants, the food, and the different items or stores that are renting or taking space of SM Seaside. So when you visit here in Cebu, you'll experience a different kind of SM Seaside Cebu. Yeah. Now, punta tayo sa Mango Street, papunta sa condo para ayun, mag-settle for a short time, rest, and then work again. And we're passing the Bacalso Avenue. Nakatuwa kasi meron kaming mirage dito that I'm using to go around the city, drive myself instead of using our H100, kasi yung H100 ginagamit siya sa site eh. So hindi practical na gamitin ko with the driver. So from Manila we brought this Mirage para meron kaming mobility when we are here, not only for me but for the other staff that are staying here, like yung purchasing namin and yung safety namin and our engineers. So ngayon ay papunta na tayo ng Mango Street. At mamaya ay magpre-prepare tayo ng ating dinner with the RISEL team. 5 hours later. Hi, I'm back. I'm here now at the road going back to Carbon. So after a short rest and works at the condo, we're now going back to Puso Village and Mechanical Parking. And our people are waiting there kasi nagkaroon kami ng commitment for dinner as a reward dun sa kanilang ginawang accomplishment for the week. And we'll have a dinner with the workers and the staff. So I hope that they're prepared. And then later, after the dinner, we'll do continuous coverage of our ongoing works. And actually, we have marami kaming lineup ng mga erection today for the columns both for Mechanical Parking and Puso Village. So guys, see you again later and I'll show you or introduce to you our team here in RISEL Cebu and also show you more of our works here. Bye.
Hi guys, dito na tayo sa venue ng aming dinner time with the staff. And ito yung mga staff ko, mga gwapo. Si Joshua, and si Francis, si Kenneth, si Donya, si Brian, at si Gino. At ang pisang mo si Bell, tapos si Jed, and si Kaysen. Ayan ang pinakamaganda namin. Yan, no? Sobrang cute niyan. Okay guys, kain na tayo. Saan tayo kakain? Dito po. Ayun, dito tayo. Dito na tayo sa Sutukil. At dito kasama ko na yung aking Rysel team dito sa Cebu. At ngayon ay habang inaantay namin yung food, naka-order na kami, ay kakausapin ko sila isa-isa para malaman ng status ng project. So, umpisahan natin kay Gino. Gino! Gino, anong schedule natin ngayon? Actually, boss, first, puso project, still election for Greece. Mamaya pagbalik natin sa shoulder, i-cover naman natin yung election. Okay, si Brian. Anong masasabi ni Brian? Ongoing ang installation natin sa steel structure at saka mechanical parts doon sa parking area. As of now, wala tayong boom truck sa gabi, so meaning ang mga lahat na tao mag-assemble preparation for erection for tomorrow, which is priority natin main members ng steel structure. So sundan natin ang mechanical, small parts, sinahanap na kasi hirap hanapin, talagang hirap hanapin sa ulo yung mga maliliit na mga abubot. Pero kayang-kaya natin yan. Yan lang. Francis naman, si Francis na naka-assign sa mechanical. Ano mas ako bilang isang poor man, kasi sa mga tao, tapos yung mga ereksyon namin, tapos yung ereksyon sa mga I-beam, gulong, kailangan ma-progress namin. Kailangan araw-araw may schedule din kami. Yun lang. And ngayon naman yung aming engineer sa site. Si Mr. Joshua Marcelino, sa kanya po natin malalaman ang mga technicalities ng ating project. O, Joshua. Yung progress natin is ayos naman. Basta nandyan si Sir Gino, walang problema ang site natin. Number one yan. Yung mga feedback naman ng mga client natin, Megawide, tsaka sa everyone. Nakakahabol na. Na-advance na ngayon yung mga plan natin, schedule natin, yun, advance na tayo sa kanila. Ngayon tayo nang nungungulit sa mga activity nila. Nice. Ngayon naman ay yung safety natin. Malalaman natin kung gaano ka-safe ang Rysel dito sa Cebu. Para sa akin po, okay na siya. Kasi yung foreman, supervisor, UAQC manager natin ay marunong sa safety. So pag ganun pa lang, sa kanila pa lang, engineering control pa lang po, na-eliminate na natin yung ibang hazard. Pero syempre, araw-araw pa rin po kaming may toolbox para reminder sa mga tao araw-araw kung ano ba yung mga hazard, ano yung mga dapat iwasan, at kung paano yun ipe-prevent. So yun lang po. Back to you, ma'am. HR and procurement. Kumusta yung mga materials? Yung mga materials natin, Kaysel. Kompleto naman po, nabibili lahat. Bibigay pang budget sa loob. Opo, sobra pa, sobra. Admin, yung mga natin, wala bang pasaway? Ay, si kay Jed na po yan. Si Jed po yung nangungulit yan. So, walang pasaway. Marami kuya ako, pero mas marami yung masisipag natin. Anong ginagawa natin sa kuya ko? Pinag-out ng maaga. Nila ng trabaho ko. Trabaho lang ang kulang pala kaya ng kuya ko Pagbigyan mo ng trabaho, nagtatrabaho naman pala. Kaya okay na. Meron kaming special guest, ang aking pinsan na si Bell, birthday niya. So dahil dyan, bibigyan natin ang pagkakataon mag-comment ang aking pinsan. Dahil birthday niya. O yan, Bell. Welcome sa YouTube channel namin. Okay. Yun lang, thank you lang.
Anong masasabi mo na nandito ka na sa Pilipinas from Singapore? Ayan, happy. At least kahit papano nakita ko yung family ko, lalo na na-meet ko rin yung pinsan ko na kahit papano matagal-tagal ko na rin na hindi na-meet, mga ilang years na ata, 5 years na ata eh. Kasi nung last time na umuwi ako nung 2019, which is hindi ko rin siya na-meet. So at least pa, salamat, happy pa rin ako at least kahit papano. At least dito din ako nag-celebrate sa Pilipinas kasama sa pamilya ko at saka mga pinsan ko. Kaya yun, sobrang happy talaga. Hindi ko rin alam kung at least kailan pa uulitin na magakasama ulit. Sana bigyan pa ng ilang years at least kahit papano makasama ko yung family ko. Ayan guys, nakita nyo na mga Rizal team ng Cebu. At yan ang mga ano ko rito, pambato sa Cebu. Later that same evening. Aming dinner kanina sa Sutukil. Nandito na ngayon kami kasama yung mga staff ko kanina na pinakilala ko sa inyo at itutuloy na namin yung trabaho. So meron tayo ngayong itatayong poste doon sa pedestal na yon. At sa ngayon ay inaayos nila yung base plate kasi hindi pa siya ganong align or hindi pa level. At after doon makikita nyo naman yung aming boom truck na naka-ready para itayo yung jeep boom na gagamitin namin para sa pagtatayo ng poste. So, ayan, ganyan po ang sistema sa site. Katulad na lang po nito. So, lapitan nga natin itong isang poste na naitayo na namin. So, ito yung isang example ng poste na kung saan ay tapos na namin siya. So once na ma-erect mo na siya at na-align na yung column, ipu-pull weld mo na siya. So makikita nyo ganito yung tamang appearance ng isang pull welding. And then nagkaroon na nag-bolting na rin kami. So nailagay na namin yung isang nut.
So later on, may isa pang knot yan, so double knot. So yan din yung gagawin doon sa inaayos nila. Kaya lang, since na medyo may problema yung alignment, kaya medyo natatagalan tayo para sa pagtatayo ng poste. But aso na maayosyon, dire-diretso lang yan. Hanggang sa ma-meet namin yung commitment namin today na 18 na poste. And we hope na matapos namin until 12 midnight. Kasi yung 12 midnight lang yung permit namin to perform our work for tonight. So, ayun. Ganyan yung buhay sa construction. Kailangan, ano tayo, yung presence of mind and andyan din yung kailangan na ready ka kung ano man yung mga kailangan. Kasi minsan, akala mo okay na, pero pagdating ng actual, pagka ginagawa mo na, kinakasa mo na, eh may problema pa pala. Pero, pag experience ka na sa trabaho, yung mga ganitong problema na dumarating sa site, natural lang yan, part lang yan. And alam mo na rin kung paano mo siya isosolve at gagawin. Kaya bear with us while we are preparing for this erection. At mamaya yan eh, magiging ano na yan. Mamaya yan, isang snap lang, makikita nyo, nakatayo na yung poste. Eh. So, mamaya, focus tayo naman sa kanila. Bali ngayon. Bali, nagpakan pa lang tayo. Nag-hauling tayo ng mga I-beam para positioning natin. Bago hauling, syempre, kailangan kasi ng positioning para makuha natin ng rigger yung tamang paglifting. Kasi, anin natin yung... Bali, parang preparation ang gagawin natin doon sa hauling. After nun, lifting na tayo para maganda ang pagka-lift natin. Tsaka yung area, yung range kasi ng boom is tinitingnan din natin kung may mga obstruction, iniwasan natin yun. Ayan. Ayan, oo. Tama naman siya. Ganun talaga. So, nasa preparation pa rin tayo ng ating pag-erect ng poste. And, mga in a matter of 15 minutes, pwede nang itaas yan ulit. So, the team is ano naman, knowledgeable and experienced. So, they know how to handle this situation when there is a problem with the anchor bolt setting and base plate. So ngayon, naikasa na natin yung poste. At makikita natin dun sa outer part niya, meron tayong magnetic level bar. So yung magnetic level bar na yon ang nagsasabi kung naka-align na or naka-vertically align and horizontally align na yung poste o yung column. So yun yung guide ng mga nag-erect. So pag na-assure na nila yung alignment, magpo-pull welding na tayo or permanent connection na natin siya. So, yan po. Pag tayo nag-erect, laging importante yung levelness, vertical, and horizontal alignment. Yan. Tinatayo po natin itong mga poste na to para isupport niya yung mezzanine and then yung trusses and the roof. So, ito po kasing Puso Village ay modernized na market here sa carbon. Makikita natin later how it is formed to a puso. Puso, yun yung puso o product ng Cebuano or ng Cebu. The puso shape ay may emphasize dito sa ginagawa natin na construction. So ang column ay ang mga vertical support and then i-install natin yung beam na lateral support and then the trusses for the roof and then later the roof. So, yan po yung mga composition ng structural parts na itinatayo namin dito sa Puso Village. So, I hope na mas medyo naintindihan nyo o mas naliwanagan kayo sa structural parts ng o sa structural works na usually ay composition ng isang building o ng isang structure. So, dito naman ay ito ay para sa isang market or the Puso Village is the carbon market.
So ngayon ay eto, ginagawa na natin yung full connection ng column. Ang aming welder, he's a certified welder. The full welding of the column. Pag na-full weld na po siya and then na-install na namin yung mga lateral brace, pwede na siyang bitawan and then we'll go to the next column. So just the same procedure guys. We will check the levelness of the base plate and then alignment, horizontal or X and Y axis. And then that's the time you install the column and then once it is assured to be aligned or align na siya, na-check na natin, eh, tsaka natin siya pinu-pull weld. So, ganun lang po ang sequence. Then later, same with the beam na mas madali na lang po yung kasunod niyan. Kasi ano yan eh, once na nag-start ka ng alignment na tama, dire-diretso lang yan. It follows lang. So, ganun lang po ang pagtatayo ng isang structure. Ano nga bang ginagawa pagkatapos nating maitayo ang isang poste at ma-fix sa isa kanyang base plate. And ganito yung sitwasyon niya, oh, may uwang pa. So, ito, ang ginagawa natin dito, meron tayong ini-insert na leveling grout. Ang ibig sabihin ng leveling grout, once na in-insert mo siya dyan, kusa siyang nagle-level at nagko-compact sa loob nito. But, bago natin gawin yon, lalagyan muna natin ito ng forma, paikot, and then i-insert natin yung leveling grout. And usually, ang leveling grout, hindi rin basta-basta yun. Yan eh, merong brand yan. So far sa ngayon, we are using Sika grout or Sika leveling grout. And may strength din yan. So 6,000 PSI, 7,000, 8,000 PSI. Kailangan mataas yung strength niya more than dun sa strength ng pedestal concrete. Para po talagang, kasi siya yung nag-feel nung void between the pedestal and the base plate. And siya na rin yung parang nagpipix between them so and make them one. So napaka-importante po ng leveling grout. Yun po yung nagla-lock in and para maiwasan din na magkaroon pa ng corrosion. So inaano niya yan, sinosolve niya yan. And then yung stability ng base plate, nagre-rest na siya between the leveling grout go transfer to the pedestal. So yun po ang ginagawa once na na-erect na natin to. At pag nagawa natin yun, ayun, tapos na siya. Complete. Pero pag ganito pa pong status, hindi pa po complete yan. Ang magkakompleto dyan ay yung leveling grout natin. Okay? Alam nyo po, sa concrete construction, isa sa pinakamahalagang bahagi para makabuo tayo ng concrete puting, tie beam, concrete column, concrete beam, concrete slab, eh yung sinasabi nating formworks. So narito po tayo, meron po tayo ditong isang piraso ng formworks at gusto ko po ipakita sa inyo ano ba yung composition ng isang formworks. Ang isang formworks po ay binubuo ito ng main frame o yung frame. Na kung saan yung frame na to kailangan ay stable siya to hold yung pressure ng concrete during pouring. Lalo na po kapag ka-vertical ang pouring at yung pressure niya lalo sa mga retaining wall, column. Kapag ka gumalaw po yan, wala po, sira na po yung binubuhusan natin. Kasi pag gumalaw yan, gagalaw din yung ano natin, yung poste na binubuhusan natin. So ito po ay usually dinidesign po yan ng mga engineers yung frame na yan. And then, yung nagko-cover ng frame ay yung phenolic board. Yung iba, kapag ka sobrang heavy yung load ng formworks, gumagamit sila ng steel plate. Pero ito naman po ay phenolic board. At itong phenolic board na to, kailangan din po magandang klase kasi kung hindi, madali po yung masira. At yung usage mo kukonti, magpapalit ka na naman. So yung labor cost mo ay lalaki. So maganda po na pag tayo ay magagamit ng phenolic board na ikakabit dun sa frame na dinesign natin for the formworks, laging tingnan natin yung lifespan niya. Ilang usage ang ino-offer ng supplier. Kasi merong phenolic board na 2 lang, 3 lang, so merong 5, may 6. Yun nga lang, pag gusto po natin ng more usage, mas mahal. Pero if naman, maraming times natin siya kailangan, mas makukompute naman natin yon kung yung per square meter na cost niya. So, pag nakita natin kung saan tayo makakatipid, doon tayo. Kasi ang formworks po ay napakalaking part talaga at isang malaking cost din sa construction.
And kapag ka nagkamali tayo ng design or usage or methodology, eh, nagre-result ito into failure or deformation ng ano man yung binubusan natin. And kapag ka nagkaganon, eh, hindi po maganda yung resulta. At most likely, eh, mag-chipping tayo. At mas ano yun, time-consuming and lost cost, or nawala ka na sa budget mo or dun sa cost na tinotarget mo kasi nagkaroon ka na ng rectification. And pag tayo nagsasubmit ng cost, lagi namang walang rectification involved. So yun, kailangan lang po ay mag-ingat tayo. So formworks ay usually yung mga contractor nag-i-invest po para magkaroon ng isang magandang klase ng formworks. So dun sa mga engineers natin, lagi po nating titingnan yung cost effective usage ng isang formworks para ma-recommend natin sa ating boss or sa ating client kung ano yung best na gagamitin nating system. Lamang po. Andito tayo ngayon sa another side ng Puso Village, opposite nung ginagawa naming erection ngayon. And dito meron tayong mga naka-pending na pedestal na tatayuan ng mga poste. Hindi namin matayuan kasi meron siyang slab na for schedule ng pouring at hindi pa nabubusan. And dito sa slab na to, may kita natin na ito, bago to naging ganito, eh, nagkaroon tayo ng backfilling para makuha natin yung level ng ground, and then compaction, may roller compactor tayo. And then after nun, magkakandak tayo ng field density test to check kung na-meet na niya yung FDT requirement. And then once na okay na yon, ano na tayo, magkakaroon na tayo ng gravel bedding and then compaction ulit. And then eto na yung polyethylene sheet. Para saan ba yung polyethylene sheet? Ito ay para ma-control yung moisture ng slab. Kahit na basa yung ground mo, di ba minsan may flooding tayo, saturated ng tubig yung underground soil, eh yung polyethylene sheet ay nagkakaroon siya ng ano, protection dun sa slab natin. And ano ba yung pinoprotection na natin sa slab natin? Syempre yung mga bakal, dahil ang bakal ay prone sa corrosion. At kapag ka nagkaroon ng moisture yung ilalim ng slab natin at na-penetrate niya yung mga bottom rebars natin, ang risk niyan ay makorrode yung rebar. At pag nakorrode dyan, eh magkakaroon ng cracking or cracks yung ating slab, and then yun, hihina na po yung capacity ng ating slab on grade. Kaya po importante na kapag tayo, lalo na sa mga ganito kalalaking area, eh nagkakaroon tayo ng proper procedure ng preparation ng ano, ng sub base natin o ng surface natin prior to the slab. So yun po, importante po yun once na meron tayong ganitong kalaking construction. Even sometimes sa house, ginagawa rin natin yan kasi we want to protect our structure. We want it, actually alam nyo, ang concrete, once na nagagawa talaga siya ng maayos na construction methodology at nasusunod ang design, eh kaya po nang mag-last yan ng 99 years. Sa Singapore, 99 years ang life ng mga condo. Pero sa atin dito, 50 years lang yung binibigay nila. But after 50 years, i-assess muli yung isang structure, and once na sound and ano pa rin siya, intact, there's no any sign of failure or defects, eh nag-extend tayo ng integrity warranty dun sa isang building. So yun po ang key para ang ating mga construction, any type of construction ay nabubuhay ng matagal or last for more than the expected years, di ba? So eh yung proper workmanship, yung pagsunod natin sa design criteria and specifications, strength ng mga materials, and kapag yan po nagagawa natin, eh swak na swak yan, sigurado po tatagal ang buhay ng ating building. So yun po, I hope na medyo may natutunan kayo ng konti for today. Thank you! Ayan, natapos yung maghapon natin for today. And time check, it's 10:40 p.m. So, dito kami sa parking and papanik na kami sa condo para mag-rest. Dahil bukas ay 5 a.m. yung flight namin for our Pililia site visit. And masaya, nakakapagod, sobrang tiring, pero
masaya na makita mo yung team mo that they're working hard and they're doing their best para po matapos yung project o yung trabaho na ginagawa namin. And on our side naman, to compliment them, to express our gratitude, ay yun, tinreat natin sila kanina for dinner. And nagkaroon din kami ng mga medyo usapan, yung mga ginagawa and schedule sa mga concerns. So yun, nakakatuwa na makasama sila. And I'm so thankful and grateful to my Rizel Cebu team. So salamat and thank you for you who followed us the whole day on our blog for Cebu Project, Rizel, Puso Village, and Mechanical Parking under Cebu 2 World and Megawide. So thank you guys for following us and for keeping in touch with us. See you on our next vlog. Good night! The next morning. And maintain social distancing. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Terminal 2 ng Mactan International Airport, Cebu. And we're now bound to Manila for our Pililia power plant site visit today. One nap later. Good morning. Dito tayo ngayon sa Pancake at to start the day, breakfast muna dito sa Alabang. Sinundo namin si Hendrik ng Marine Power at kasama natin si Miss Tess Protasio. Siya po yung magdadrive sa atin papunta ng Pililla Rizal. So later on po ipapakita namin sa inyo yung site ng power plant na kung saan doon kami mag-work. Guys, nandito tayo ngayon kung saan dito namin gagawin yung project. And with me is our Chief Operating Officer, Mr. Ricky De Gracia. So, tinitingnan po namin yung magiging area ng Tempasil. And then, nag-uusap na kami kung paano ang movement ng team para to start the project. So, it's a very challenging work kasi this is a power plant and it will help the community and also our government on the supply of power in the area. So as we go on and continue, we'll get back to you for more details of this project. Generator yan. Generator. Yung code nandito kabilang. Ito yung area. Oo nga, ito yung area. Papalitan natin to. Drainage, water line, and for Pipro. Apo. So, ilan ng trench na ginawa natin? Naalamin ko po kung gaano kadami yung pipe na ipapasok natin. Ga-adjust tayo. Kasi ang nilagay ko lang po sa layout na... Andito naman kami sa location kung saan nagbe-verify kami ng trenches na existing. Yung kung ano yung pwede pa namin magamit. So, this one is for electrical trench. With me are my team, Michael. Si Michael po sa aming engineering and estimate and... scheduling. And then si Hannah. And then si Jerry naman yung sa amin sa design and drawing, si Jerry Perez. Jerry. And Hannah Pantas. Dun sa malayo, mamaya i-introduce ko kayo. Busy naman sila sa pagsusukat going to the transmission line. So, okay, till later ulit para sa iba pang details na
kinukuha namin dito para makapag-produce kami ng detailed engineering design. Ito yung bagong pinaano, ma'am, nilatag. Ito yung meron mo tayong planning. Kung saan tuwak mo ito? Oo. Nope mo na lang. And then, so, kuha naman ng sukat. Yung existing trend. Ito yung kinukuha na. Yung measurement niyan, ha? Para precise na tayo. Kasi, tapos, ito. Last na visit to, ha? Dahil kailangan dito drawing for permit. So, pag sinabi yung for permit, andyan ng floor plan, elevation, detailed, mga design, yung waterline, lahat, electrical line, 3D, kompleto yan para makapag-apply tayong permit. So, ito, ano bang sukat na ito? Kung sukatin nyo na ito. Sinukat na po nila, ano? Sila po nagsukat ng outline. Yun yung transfer. Saka yung methodology. So we have to build first bago tanggalin kasi pre, item muna ng power para kasa na lang tayo, tama? Yes, tama, tama po. Oh, ganun yung plan namin eh. So whatever is here, gamitin yung existing. So whatever. Oh, yung topping point, assume natin yung location na yan pero yung Meralco ang magbibigay mismo. Kaya dapat talaga meron tayong allowance. Ilang poste yung transmission line eh, ibibuild mo ng likod tsaka mo i-dismantle yung ano existing. So dito ba itong dalawang poste na sa loob or iwan yung dalaw sa labas? Hindi, ito, tatanggalin talaga ito, sir. Pero yung kasi sa labas? Iba, gigibayin yan eh. Oo. So, tsaka bawal kasi, kung dyan yung generator, bawal talaga yung ano. Bawal. Pag nireroute natin yan, saan ang topping point natin? Hindi, ang mangyari, pati yan din, yung dalawa din doon, tanggal din yan. No? Kasi, mangyari, hindi mo nagagamitin yan. Doon ka na diretso sa next na point. Yes. Tama. Kaso dito, dapat makita lang yung area na pwedeng or mag-Jerry, steel pole na self-support din siguro. Ayan, pwede naman ay, ano, kaya lang steel din. Pole na self-support 100, lang. Ilang feet ba to? 110? 27 meters. Paano tayo magdala ng equipment? Paano tayo magdala ng equipment? Tatlo. Yung rerouting. Kaya pag iba to dito. Tapos ito, rehabilitation. Yes. New. Totally new. Oo. Rehab, tapos bago. Well, almost yun na din kasi maiwan lang. Pot lang buwit niya eh. Foundation lang, no? Ah, foundation na lang ang maiwan. Yes. Oh, yes. Saka yung annular plate, maiwan. Tapos saan hindi gagamitin ng tangke dito? Bago hindi, bago to. Bago talaga. Para ding bago to kasi tatanggalin nyo. Naka, ano, pati piping. Hindi lang namin alam kung siguro baka may connection dalawa sa kasi. Sa diesel tank. Dito naman po ay kasama natin yung ibang mga engineers ng RISEL. At architect, si Emillie. Architect Emillie. Tapos si Engineer Patrick, siya po yung head sa amin sa engineering. And si Engineer Jomel, ang aming mechanical supervisor. Si Engineer Lemuel, ang aming sa structural. So, sila po yung mga katuwang ko dito para po makompleto namin ang design and drawing. Guys, tapos na tayo sa ating site visit sa Malaya Geothermal Power Plant. And now, pabalik na tayo ng office. And since na it's already 1:45 PM, kailangan na natin kumain ng lunch. At dahil dyan, nakita namin ang Balanga Restaurant along lang dito sa Pililia. Kaya, itatry namin dito ngayon kung anong meron. And nakita namin dun sa menu nila that they have seafood and more of local foods here sa Pililia Rizal. So, pagpasok mo, makikita mo talaga yung mga made of wood na table and the structure is also wood or local material. So, very homey and very inviting for customers like me. So ngayon, kasama natin dito si Sir Henrik at si Miss Tess at si Sir JB para sa ating lunch. And so after this, babalik na kami ng office to continue our work. Especially the tin, ano, sinampalukang manok and the free soup na sinigang. Thank you, Balanga Restaurant. Okay.
Now guys, tapos na tayo sa lunch natin dito sa Balanga Restaurant sa Pililla Rizal. And tapos na rin kami sa site visit namin. And ako, we rate the food really great. Ang sarap po ng kanilang sinigang, asin ng palukang manok, at yung beef broccoli. Ayun. So try nyo po itong restaurant na to dito. Pag napunta kayo dito ay parang wala akong nakita ibang restaurant na much better than them in this area. And hindi lang yun, meron din silang different delicacy na pwede natin i-take out at pasalubong pag-uwi natin. So that's it for today dun sa ating site visit sa aming magiging project. And salamat po sa pag-follow nyo ng aming vlog. And we hope to see you on our next vlog. Thank you and see you. Bye!